is wala siyang mortar. So example nito is itong nasa likuran ko. So yan. Hola everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-estimates ng drywall. So drywall is a wall without a mortar. So ano nga ba ang mortar? So first is specify natin ano nga ba ang mortar. So mortar is a mixture of cement, sand, at saka water. So yung hinahalo sa, napansin nyo kung maghahalo blocks tayo, so si HB yung walling natin, so nagkakaroon tayo ng masonry walls. So yung ginagamit natin is a mortar. So yun yung mixture na cement, sand, at saka water. So yun yung finifill sa mga hollow dun sa CHB blocks. So CHB na ano natin, concrete hollow blocks, yan yung finifill. So yung drywall is wala siyang mortar. So example nito is itong nasa likuran ko. So yan. Yan yung sample natin sa drywall. Mayroong ibang types ng drywall ha, kasi pwede yung amakan, pwede yung drywall yon, pwede rin yung gypsum boards. So sa example ko dito na estimates natin is using a frame of metal studs. So, and the cement board, yan yung gamit natin dito as a drywall. So, yung metal studs natin, wait ha. So, ito yung sample sa metal studs natin. So, 3 inch yan, tsaka ito yung mga retaso na to. So, sample of a cement board. So, ano lang yan? 3, I think nasa 3.5 mm lang to. Tapos, so ito na yung finish niya. So, yung screw na gamit natin dito is... ito, kita nyo yung mga screws niyan. Ito is yung hardy screw. At yung screw na ginagamit natin kapag ini-assemble natin yung metal studs is a panhead screw. So, hanap tayo ng area dito kung saan makikita natin na hindi pa nakatakip lahat. So, punta tayo sa kabila. Dito sa kabilang office, so alam natin na yung project natin dito is a temporary facility, so hindi to masyadong ano ha, kasi temporary facilities lang to. Ang importante is may turo ko sa inyo kung paano mag-estimates ng drywall, ng partitions, na ganitong klase na walling. Mostly dito na kasi is natakpan na lahat, pero may nakita akong area kasi hindi pa natin na-install yung panel board. So dun na area na yon may makikita tayong hindi pa natakpan. So makita natin yung screw na ginagamit natin kapag metal studs na. So iba yung ginagamit natin na screw sa metal studs. So metal studs to metal studs, yun yung panhead screw. Kasi di lumulutaw yung ulo niya kapag dinidrill natin yun. So mas mabuti panhead screw ang gamit doon. Tapos kung dito naman pagtakip na natin, so gamit na yung cement board to metal studs. So gagamit na tayo ng hardy screw. So ito, pakikita ko. So sa area nito, so ito yung pipe natin na ginagamit para sa electrical. So dito, papunta dyan sa panel board. So hindi pa natakpan tong area na to kasi i-assemble pa natin yung panel board. So dito na part na to, nakikita nyo dito, ito. For retouch pa to ha, so yung flooring ma-retouch pa natin yan. So hindi ganyan talaga yung itsura niyan after. So ito yung hardy screw, board to metal. Tapos dito, metal to metal, ito yung panhead. So kung napapansin nyo, hindi lutaw yung ulo dito sa metal studs na panhead screw yung gamit. So mas mabuti talaga na panhead screw yung gamitin natin pag metal to metal para hindi tayo mahirapan kapag nagtakip na tayo dito sa boards natin. So yun, nalaman na natin yung different screw na magagamit natin and with its purpose at kung saan at kailan sila dapat magagamit. So, sino yung mga partners nila ng materials. So, dito, so kung mag-estimate tayo sa metal studs, ang ginawa namin dito is mayroon kaming spacing vertical. So, pag ganun, vertical na 40 cm. So, 0.4 meter. Yan yung gap namin. Pero, di na namin nilagyan ng horizontal. Di na nilagyan ng ganito, horizontal. So, kasi, dikit na kasi yung 40 cm natin na spacing sa metal studs. So, enough na yun na makapag ano siya na strongly ano na talaga tong walling natin. Pero except sa mga area na malapit sa door dito, except sa malapit sa mga dito opening ng door dito, sa opening ng door at saka opening ng window, kailangan pa rin natin lagyan ng horizontal na metal studs.
So, para makuha natin yung number ng metal studs is dapat kunin muna natin yung linear meter sa lahat ng walling natin. So, example, pag meron tayong 10 meters, so i-divide mo yon by 0.4, tapos makukuha mo yung spacing. So, yung spacing, plus 1 ka para makuha mo yung number of verticals. So, yon nakuha mo na yung number of verticals. Tapos, ita-times natin sa total height ng wall natin. So, makukuha natin yung total length ng metal studs divided by its commercial length na 3 meters. So, makukuha na natin yung number of metal studs. So, easy lang, diba? Tapos, sa boards naman natin, so yung boards natin ay may area na 2.88 kasi pakirecheck na lang ha, pero sa natandaan ko kasi yung student pa ko, palagi itong nandito is 2.88 kasi 1.2 by 2.4. 1.2 meters by 1 by 2.4 meters. So, ita times natin. Paano nga ba ito ita times? Ewan ko. So, yun na yun. So, meron na tayong area ng boards natin. So, kulang na lang natin is yung total area ng walling natin kasi yung formula is total area of wall divided by the total area of boards. Yan yung makukuha natin na number of boards. So, para makuha natin yung total area ng walling natin, so meron tayong length, di ba? May length na tayo na linear meter yung kinuha natin para sa metal studs. So, gamitin natin yun at ita times natin siya sa height ng walling natin. So, meron na tayong area of wall. So, after dyan, area of wall divided by area of boards. So, yan na yung total of boards na magagamit natin. So, meron mga quantities sa number of boards at saka sa number of metal studs. And a reminder, yung boards natin ha is kabilaan yon kasi double yung takip natin. So, ita times 2 pa natin yon pag nakuha na natin yung number of boards. So, times 2 pa kasi meron pa tayo dito sa outer na area at saka sa interior na area ng walling natin. So, huwag kalimutan i-times 2 ang number of boards natin. Tapos, sa screw naman is yung hard screw natin is meron tayong average usage na 50 screws in each board. So, ita-times lang natin yon ng kung nakuha na natin yung number of boards, so ita-times natin by 50, yan yung possible na magagastos natin sa number of screws, sa hard screw. Kasi ano to yung cement board yung gamit natin. Tapos, sa panhead naman is mostly nasa, estimate lang natin, nasa 10 screws yung isang metal stud. So, ita times rin natin yun ng by 10. Average usage lang yung sinasabi ko ha. So, pwede yung tataas, pwede rin yung bababa. Pero mas mabuti na yung nakapag-prepare na tayo kung magkano at ilan ba talagang piraso na magagamit natin na screw. Kasi di natin namalayan kahit screw lang yan, malaki na yung magagastos natin dyan. Kasi papiso-piso lang yan, pa 80 cents, 60 cents, ganun. So, at least mabudget rin natin yan na ma-include natin sa budget natin. So, sana may natutunan kayo sa estimates natin, sa drywalling natin. And kung gusto nyo na mga ganito pang videos regarding construction and engineering, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga post pa natin ng mga videos. So, see you on our next vlog! Bye!